Gandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Masuki ho natin sa ibang dagat. Kung kayo ho'y nanonood ho ngayon, live stream, or di naman kaya sa aming YouTube TV Bitag Official, ganon din ho sa PTV4, the official television network ho ng eto ho'y Bitag Live. Ganon din ho sa aming website, bitagmedia.com. Good morning ho sa inyo mga boss. Ngayong Lunes, salamat naman, Lunes na, no? Pero karamihan ho sa atin. Medyo mahirap ho kumuha ng buwelo pag Lunes. Alam niyo ho bakit? Dahil galing ho sa Linggo, Sabado, pahinga. Kaya yung pagkuha ho ng momentum o buwelo, hindi ho ganun kadali para sa iba. Tayo ho rito sa Bitag Live, pag-uusapan agad natin yung issue, no? Mga boss, mabilisan lang ho ito. No? Ito hong issue ng ABS-CBN, mainit-init pa. And tulad ho ng kape, hindi ko agad maiinom-inom dahil mainit pa, umuusok pa rin ho to, ay lalamig din yan. Ngayon, posibleng tatagal pa ho ng isang linggo higit pa itong issue na ho to ng ABS-CBN. And kaya ho natin pinag-uusapan kasi marami ho nagtatanong dito. Ano, ano pa bang pwedeng gawin kung gagawin ho ng pamunuan ho ng ABS? Ito hong bagay na kung saan sila ho'y wala sa ere, walang prangkisa, pwede ho gumawa. Ito ho'y mga hakbang na pwedeng gawin. Pwede ho silang gumawa ng legal na hakbang ang mga supporter ho ng ABS-CBN. Pwede ho nilang iakyat sa Korte Suprema sa pamamagitan ho ng People's Initiative. Ito yung pagkalap ho ng 6 na milyong signature. Ito ho'y 10% man lang ng voting population. At pagkatapos, yan ho'y pwedeng isampa sa Korte Suprema na pwede magkaroon ng referendum sa susunod na eleksyon. Abay, hindi ho talaga tayo maubusan ng mga magagaling ang kanilang mga legal minds or iba naman malilikot na matataba ang mga kokote. Hindi ho kasama yung mga nakatuwad na kokote. Yung iba naman, mga pikon at saka yung mga walang magawa, kaya itong issue ng ABS-CBN nagiging national pastime o pambansang aliwan. Yay, bakit ho? Everybody is interested. Everybody has something to say about this issue. Ang issue ho ng ABS-CBN ay lumalabas ho para nagkakaroon ho tayo ng entertainment value. Nakatawag ho ng pansin sa nakakarami. May mga nagagalit na bubuisit. May mga naaawa. May mga kumbagay hindi maka-move on. Tulad din ho ng showbiz, may mga bida at kontrabida, may mga kawawa o kinawawa. Abay, depende na ho kung anong papel ang gustong gampanan ng mga epal. Yung mga umi-epal, may mga nakikisaw-saw naman na mema sasabi lang at mema katawag ng pansin. Tulad ng iba dyan na kilala niyo ho siguro kung ano-ano mga pinagsasabi. Well, respetuhin ho natin ang kalang pananaw, hindi ho natin pinaglalaruan. Kaya ito hong sa Bitag Live, we do respect the opinion of others, but at the same time, we also examine kung ano ho yung ibang mga nakikita ho natin. Kaya kayo ho yung mga nanunood ho ngayon sa ibaing dagat, medyo lito after the weekend, nagkagulatan ho tayo ng palagitnaan ho ng Biyernes ng hapon, tsaka ho sinabi na hindi nabigyan ng pangkisa. Abay, yung iba, tandaan mga boss, nananawagan, sabi ho ni VP Lenny, panawagan niya ho sa taong bayan. Tandaan ang mga pangalan daw ng 70 na mga kongresista na pumabor na hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pagsapit daw ng eleksyon, mga bossing, kayong mga butante, ibasura. At basura daw ang mga 70 congressmen na hindi pumabor na mabigyan ng prangkisang ABS-CBN. Kaya ho yan, yan ho, public record naman ho yan. Pagsapit daw ng eleksyon, ay sinasabi, kayong mga botante, abay, ibasura daw ang mga 70 congressmen na hindi pumabor na mabigyan ng prangkisa. At ang tanging magagawa na lang daw mga boss, may tunog, patayin muna yan para tuloy tayo, baka magalit sa atin. Ang tanging magagawa ay huwag silang paapaki ng Hall of Congress. Ayun hong panawagan ho ng iba, dahil sila daw ho'y nasa likod. Sila'y nasa likod ng suppression of press freedom.
pinagkaitan yung sinasabing ito'y malayang pamamahayag daw ang ginawa nitong mga 70 na kongresista. Ayan ho ang pananaw ng iba. Ako ho'y nagsasabi lang ho ng sentimiento ng mga nagagalit. Yung iba naman, wala silang imik. Yung iba naman, nakikinig lang. Yung iba naman, may masasabi at iba-iba hong emosyon. Using different emotions, alam niyo naman ho tayo kasi mga boss eh. Sa buhay natin, sa mundong ito, tayo'y natutuwa, nagagalit, malungkot. O di naman kaya, abay, ang lagay, ganun lang, abay, gagante. mga bossing, well, these are all the emotions na nakikita ho natin sa iba mga kababayan ho natin, lalo-lalo na sa mga sumusuporta. Yung iba naman parang, ala kaming pakialam, move on na tayo dyan. Bakit yan pang pinag-uusapan? Pero mga bossing, alam nyo, kung titingnan ho natin, seryosohin ho nating usapan ano, ngayong umaga. Pero bago yan, coffee ho muna tayo mga boss. Mainit to eh. Oh yeah. Yeah. Whew. Ito hong maihirap kuminsan. Ano? Mas maganda yung kuminsan eh, kay nasa cup. Pag ganito, napipreserve, parang thermos ho kasing hawak. Sa susunod, makikita nyo may nakailagay Bitag Live. Eh, yan ho'y mamarket ho namin. Anyway, seryosong usapan na ho ito mga boss. Ano? Seryosohin ho natin. At ito naman ho'y sa pananaw ng ibang medyo balanse. Yung iba naman, maaring mali, maaring nag-iisip lang kung anong ka lang naiisip. Pero kung titingnan ho natin, ano? Kung talagang pag-iisipan ho nitong mga nagmamay-aring mga Lopez, sayang ang panahon at malaking nalulugi sa kanila. In fact, nawawala sa kanila ay yung perang dapat pumasok. Gawa nga ho na wala silang prangkisa. At marami ho na wala ng trabaho. Kung magagaling talaga etong mga taga-pangasiwa ng ABS-CBN, magmamay-ari, yung kanilang mga economic and marketing strategies, mga bossing, if you only listen, if you will, ito hong sinasabi ng iba. Pwede silang gumawa ng hakbang, maghanap ho ng ibang partner sa pamamagitan ng corporate restructuring at may lasa't timplang merger o partnership. Ayun ho mga sinasabi ng ilan. Ako ho'y nakikinig lang, pero there's a sense to what they're saying. Kaya lang, depende na ho yan if they're willing to. Total, may infrastructure na ho, infrastruktura, ang ABS. May mga building na ho yan, may mga gusali, may equipment, may teknolohiya, may mga tao, may mga artistang mapagmalaki, maiingay at malalaking ulo. Di gawin nilang selling proposition yung kanilang, sa kanilang business partner o di naman kaya kung sino yung pwedeng tumayo at pagkatapos ay prangkisa lang pala, kaysa naman mapunta pa sa iba, di magpartner na. Kaysa naman sayangin pampanahon, magpetition pa yan, pupunta pa ng Congress, ng Korte Suprema, 6 million signature. Ganun lang naman ho, practical ho, ang masasabi ho ng iba kung kayo ho'y naniniwala. Ngayon, follow me here and then make your comment by posting it sa aming social media dito ho sa Bitag Live para mabasa ho natin at babasahin ho natin. Total, kung prangkisa naman ang pag-uusapan, kasalukuyan, wala hong prangkisa. So, bakante ho yung 630 at saka yung Channel 2. Eh, alangan ba naman, nakatenggal na lang yan dyan na wala hong mangyayari. Siyempre, kung kay magaling, the lesser pain, kung titingnan ho ng iba, kung magaling, abay, mas maganda na lang makipag-partner. Maghanap na lang ng ibang individual na wala na sa pangalan na mga Lopezes, kundi sa ibang mga taong individual na willing makipag-partner, na handang makipag-partner kung prangkisa ang pag-uusapan, dahil ang prangkisa ho ang mahalaga. Aanhin mo hong infrastruktura, aanhin mo ho yung sinasabing equipment, aanhin mo ho yung teknolohiya, aanhin mo ho lahat na mga nandyan na ready na tao at artistang na mga mayayabang at malalaking ulo, eh nandyan naman yan. Total, kung sino man ho siguro yung business partner nila, nag-iisip na lang, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito ma-e-e-pal to, ito maingay. Depende na ho, alam nyo naman ho kasi. Then the world of sinasabing merger in a real corporate world na nangyayari ho sa Estados Unidos o dito sa Pilipinas, eh yun ang tanging paraan eh. Bakit mo pagpipilitan sa pangalan mo
Alexei Lopez, kung talagang hindi talaga pwedeng mabigyan kasi may issue ng citizenship at ibang mga bagay pa, kung ano man nakita ng Kongreso, na sinasabi ng Kongreso, respetuhin nyo ang desisyon na nakikita namin, kaya namin di binigyan, kasi may nakita kami mga batayan. At yung batayan na yun, whether you like it or not, nasa sa amin ang pagbigay ng prangkisa, dahil prangkisa ay karapatan, ay hindi karapatan, ay pribilehiyo. Hindi pwede lahat mabigyan niya dahil ang prangkisa may katumbas na sinasabing, ito'y pananagutan, responsibilidad na dapat mong gampanan kapag hindi mo ginampanan yan. After 25 years, ikay babalikan tulad ng nangyari sa ABS. Ngayon, nadikit ho yan sa mga Lopezes. Ngayon, kung ang Lopezes naman kasi, meron sila mga magagaling ho na legal minds at saka mga economic managers ho nila at saka kanilang mga think tank group, mag-iisip ho sila ngayon. Ano ba dapat gawin? Kawawa naman yung mga tao sa baba. Di ba ba? Ay, yung mga simple lang at walang mga bagay, walang kung talagang mahal nila yung mga tao nila. Kaya sinasabi, ibalik ang ABS-CBN, pwedeng ibalik yan, maghahanap kayo ng partner, maghahanap kayo ng ibang individual, maghahanap kayo ng ibang medyo pwedeng tumayo dyan pagkatapos hindi na pangalan Lopez, bagkus iba na lang. Sigurado ako mga boss, ha? Sikreto. Tiyak mangingisay. Mangingisay sa umay itong mga Lopez kung si MVP ang pag-uusapan dyan. Kilala niyo siguro si MVP? Yung araw Channel 5. Todo laway tulo yan eh. Sigurado, hindi practical eh. Siyempre, makikita ng Kongreso. Ngayon, magagawan ho ngayon dyan. Kung magagaling ho talagang ABS-CBN na hindi naman natin sinasabi na tinuturuan natin. Bagkus ito yung mga sinasabi ng ibang mga negosyante, huwag nyo nang antayin, patagalin pa. Huwag nyo nang bigyan ng kalbaryo yung ibang mga empleyado riyan. Since natuto na rin siguro kayo, magbabayad na kayo ng buwis, hindi na kayo magagamit ng ganito, ganyan, garyan. Ganito, kung ano nakita ng Kongreso, yun ang sinasabing batayan na kung bakit hindi nabigyan ng pangkisa, natututo ho tayo. It's never a failure until we learn the mistake that we have committed. And I'm not trying to make a sermon dito mga bossing. Ako po'y nagsasabi lamang ng katotohanan. In a strict business sense, I mean, we're talking about business, strictly business, nothing political. Pag ang politiko na hong pumasok dito, wala na hong mapapatutunguhan dyan. Marami hong e-apple dyan. Dyan ho si Grace po nagsasabi, nagiging batayan na yan, magiging presidents, or ibig sabihin, yan ay mauuso na. Magiging pamantayan, panukat na, na kapag ikay palay na sa network, ganito palang mangyayari sa ginawa nila, yan ay pagiging yardstick, panukat, mauuso, magiging pamantayan, standard. Wait a minute. Linawid ho natin, ano? Sino ho nagsasalita? Si Ben Tulfo sa Bitag Live. What we're talking here is that we're looking at the voices ng mga politiko ho. That's what Grace Paul is saying. Si, ano naman, si VP Lenny, ang sinasabi niya, abay, teka muna. Pag... the suppression of press freedom. Nakakatakot yan. Ma'am, tulad ng sinabi rin ng Palacio, tulad ng ako, I agree with Secretary Roque, hindi naman news ang pinaka-pangunahing negosyo ng ABS-CBN. Entertainment eh. Mabuti sana kung 24/7 tulad ng ito yung mga 24/7 in the US, let's start. Tulad ng ano, ng ito yung Fox News. Well, CNN, Bloomberg, their business is not entertainment, but news, market analysis, economy, politics. Yun ho sinasabing news. Pero kung entertainment naman, kembot dito, kembot doon, mga shorts dito, bahaba-haba ng buhok, mga lahat-lahat na mga pauso dyan. Entertainment po yan. I do not believe na sinasabi ho nung iba dyan. Kaya ang sinasabi ho ni Secretary Roque, there is no chilling effect as ABS-CBN's full-time business is entertainment. There you go. Look at what the man says. I do not believe in the chilling effect of the franchise denial because, first of all, news is not ABS-CBN's full-time business, but entertainment. Hindi raw siya naniniwala na para iyan ay parang ay, nakakatakot na sa susunod. Mga franchise, mga prangkisa, up to renewal. Kasi daw, pagkakait,
teka muna, balita ang pinag-uusapan, iba naman. So, in short, mga boss, that's not, you know, press freedom, suppression of press freedom, because entertainment is not about expression, it's to entertain. Ibang usapan na ho yan, negosyo na ho yan. Ngayon, telenovela, noontime show. siguro, tanong nyo kala Vice Ganda, malulungkot sila. O, probinsyano, yun. At yung ibang mga Apple dyan. O, ngayon, pag-uusapan ho natin mga bossing. And, look at this carefully. You know, in the real world business, siguro ayaw lang tingnan ng mga nagbabalita, ayaw tingnan ng ibang mga politiko kasi gusto na lang makasawsaw sa issue. Kasi sinabi ho ni Senator Pampilo Lacson, look at what the guy said. Sinabi niya, abay, yung daw hong pamantayan, yung daw hong pamantayang ginamit para ikay mabigyan ng sinasabing legislative franchise, pagbibigay franchises, a decision ho ng Kongreso na kapag ikay tinanggihan, may unique case. Anong unique? Naiiba. Hindi pangkaraniwan ang nangyari sa ABS-CBN. Kaya kung anong nakita ng ating mga kongresista, sa kanila, konsensya nila yon. Pero kung ang konsensya ng taong bayan isang ayon dyan, meron naman balota ang susunod na eleksyon. Ang pamantayan ho, para bigyan kayo ng legislative franchise o franchises, ito ho'y, kumbaga, hindi ho magbabago. Doon sa desisyon ng sinasabing mga 70 congressmen na sa paniwala nila, sila ay bumoto sa kanilang konsensya na huwag mabigyan ng ABS-CBN ang application ng fresh franchise. Unique. Bakit unique? Abay, teka muna. Iba ho yung sitwasyon ng ABS. Hindi ho pwedeng ihalin tulad sa ibang malalaking network na pag nag-expire ho yung franchise na pwedeng sabihin, baka mapareho tayo sa ABS, hindi pwedeng sabihin niya ng GMA, hindi pwedeng sabihin ng TV5, hindi pwedeng sabihin ng ibang mga istasyon na maliit o malaki na pagbibigay ng prangkisa ay karapatan, ay hindi karapatan, pribilehiyo yan. Meron mga pananagutan, pamantayan na ikay susunod at responsibilidad. Kapag nilabag mo yan at na yan ay naging malaking issue sa tagal ng panahon, may balik yan. Choice and consequence ang ibig sabihin yan, mga bossing. Nagle-lecture ho ba ako? Hindi. Siguro ho kasi walang ibang sa media magsasalita ang kaparehong ginagawa ho natin dito sa Bitag Live. If you're watching us, if you're listening to us, you can agree or you can disagree with me. Or you can say, hogwash! Nagmamagaling ka, Ben Tulfo. Whoa. This is my primary business. This is my primary job. This is beyond the job, profession. It's my way of life to tell you, pwede hong gumawang hakbang yung sinasabi ni Lacson. May pag-asa pa. Mensaheng may pag-asa. Kung sakaling ikay pumalpak at kumbaga sawi ngayon, meron ka pa naman bukas para bumangon. Simpleng ganun lang eh. Simple lang yan eh. Huwag natin kumbaga, you know, hurt. Totoo naman sigurado. Alam nyo kasi ako mga bossing. Let me speak. This is pinalawak na ho natin. Naaawa po ako doon sa ibang mga nagtatrabaho lang. Wala naman silang kinalaman. Sila yung kuminsan, feeling nila parang naagrabyado sila sa tagal ng panahon. Tinanggap na nila yung sinasabing kalakaran. Kung ano man yung kalakaran na pabor doon sa mga nangangasiwa, pikit na lang sila tanggapin kasi wala naman silang choice eh. Kaya kung sakaling ganun ang nangyari sa kanila, maaring pwedeng baguhin na ngayon yung sistema na yan. Yung the culture within the institution that you fail to take care of your people, somebody else will. Isa kami sa mga tinatakbuhan na mga empleyado sa kabila. Ay, hindi ko nababanggitin ang pangalan kasi wala na sila. Ano ho yung mga gripes nila? Abay, man dyan ho mga cameraman yan, dyan yung mga technician yan, dyan yung iba. Bakit sa akin tumatakbo? Kaya ho ako tinatakbuhan kasi nakikita ko ho yung mga bagay na hindi ho ako pwede magsalita kasi unethical ho sa akin, pero gagawa ho ako ng paraan. So, mga bagay na ako, pati nga ako minsan yung mga hindi nababayaran ng mga entertainers. Simple lang ho yun eh. Mga maliliit na mga empleyadong ginancho na hindi, kung
Hindi sila mayayabang at hindi malalaking ulo tulad ng mga artista. Once upon a time, you were out there in your high horse, and now, you know, you never know the meaning of pleasure until you know the meaning of pain. Pain comes first, and then you understand the pleasure, then you cherish pleasure. The next time, you're not gonna take advantage of your people. You're gonna love your people. You're gonna care for your people. And so everybody happy, but use them and say, silang mawawalan, wag natin silang gamitin. Totoo silang mahihirapan. Hindi nila kasalanan, wala naman silang choice. So ganito lang siguro magagawa ho ng magmamayari. Kung magagaling ho, etong mga think tank group ng malaking network na yan, kung magagaling kala mga economic managers, kung magagaling kala mga marketing, you know, sub guru, total magaling naman kayo when it comes to product concepts and ideas. I can smell you guys. I mean, you're good when it comes to concept, products, ideas. Look at what they have done. Ano bang ibig sabihin niya? They're good. No questions about that. Yun lang naman, ah. Concept, ideas, that makes into service and products. Corporation na ho itong pinag-uusap, magaling hong ABS-CBN. Saan ho nagkulang? Nakalimot ata doon sa responsibilidad at pananagutan nila. Ngayon, hindi pa ho huli yan. May pag-asa pa rin ho eh. Ako'y naniniwala may pag-asa. Huwag natin sayangan panahon na tayo iiyak na para mga batang inagawa ng lollipop. Bagkos, learn from it by how? Ako'y nagsasabi, ano? Sabi nga na aking barbero sa telepono si Mang Igme. Nang asaway si Aling Pukring, ang kala mga anak na sa lukuy na ka-lockdown, si Titing at saka si Cookie. Ano ho ang sinasabi nila? Sinasabi nila, sir, totoo ba yung eleksyon na tinatanong ako ng si Po Kiko, na si Grace Po and si Kiko? Sabi ko, hindi totoo yun, mga gawa-gawa lang yun. Sir, anyways, bumalik ho sila nun sa sinasabing sitwasyon. Pwede ho ba? Pwede ba? Ito yung mga tinatanong, pwede ba? Siyempre yung barbero lang, pwede ho ba? Lahat naman ho ng bagay, pwedeng gawa ng paraan eh. Eh, anong gagawin? Maghanap ka ng partner. Huwag na sa pangalan mo, pero joint venture kayo. It could be done. Kaysa naman mawalan ka ng bilyong-bilyong piso, di gawan mo na ng paraan. Anong paraan na pwede mong gawin? Well, you can restructure. You can look for, you know, I'm sure na may mga emisaryo ngayon yan na mabigyan ng prangkisa kung sino man yung may pangalan na medyo babango, partner, and then into merger, and then sanib pwersa, kakalimutan na yung nakaraan at tungo sa pagbabago. Simple lang naman ho mga boss eh. Di na dapat siguro natin pag-uusapan pa na mahaba-haba yan. Kasi nagiging political issue, this is all about business. Kung titingnan ho natin, kahit ho yung sinasabi mga AUV Express prangkisa, mga taxi prangkisa ho yan. Yung mga prangkisang simpleng prangkisa, privado ho yan. That's yung mga prangkisang pinagkakaloob ng pamahalaan, conveyance, or mga network franchise. That's a privilege. It's never a right. Do not play with the privilege if it's given you, because it comes with responsibility and accountability. May pananagutan at responsibilidad. Pag nakalimot ho tayo, sa tagal ng panahon, aapaw-apaw yan, at pag dumami na yan, may panahon na singilan. Hindi ba? The days of accounting, kahit na sa Biblia. Kung ano mga nagawa mo, bagay na kumbaga susukatin at titimbangin. Kung ikay ba na langit o na impyerno, doon sa gawain mo, doon ka mahuhusgahan. Kaya yung prangkisa mga bossing, pinagkakaloob ho yan. Bilang pribilehyo, hindi karapatan. At hindi ho kahit, pwede naman ho, marami, pwedeng Uy, pwedeng MVP, pwede ho kung sino, Talpulano, Estas, wag lang si Judas o si Barabas sa Satanas, ibang usapan na yun. Marami ho mga billion, marami ho pwede mga kapag-partner Pilipino para doon ho sa mga kababayan nating nag-aantay ngayon. Nakakaawa ho sila. Pero kung magaling ho, kung talagang mahal ho ng mga magmamayari, yung kanilang empleyado, like a king into your kingdom, you look at the people below you, and the king must have to sacrifice. That's the message. End of story. Change topic.
Hi, Coffee Humo na tayo mga bossing. Oh, yeah. Alam niyo mga boss, panahon noon ng ECQ. Ito yung public service note. Oh, by the way, kami nga ho pala, ano, sasabihin ho namin sa inyo, hindi ho bukas yung aming action center kasi hindi ho pwedeng pumunta sa building ho namin kasi mahigpit ho kami. Tsaka hindi rin ho yan, ECQ. Kung sakaling nakikita niyo wala akong mask ngayon kasi malayo ho yung mga tao ko sa paglabas ko, naka-mask ho tayo, laging nag-alcohol, hugas. Hindi ako lumalabas ng bahay, opisina, bahay lang. Ingat lagi. Ito ho, ano, kwento ng ECQ. Nung panahon ng ECQ, Abril, Mayo, meron hong Chinong among bastos talaga. Nagmamalaki na sila daw may kakilala sa Kongreso, Senate, at saka DOJ, NBI, at saka sa mga CIDG. Talaga. Kaya itong part 1 ho, panoorin nyo, no? Pinalayas ho. Alam nyo bakit pinalayas yung isang empleyado? Kasi pinakakain yung sunog na pagkain. Binantaan pa ho ng lalaki, sabi ng Chinong amo niya, pag hindi mo pag ikaw kain ganyan, ikaw balil ko ah. Kung ayaw mo kain, ikaw layas. Di, pinalayas niya. Yung isa naman, binintang ang nagnakaw daw ng US na ito, Singaporean dollar tsaka UK dollar. Hindi man lang nagtawag ng polis para imbestigahan, para yung mga tao, basta't pinalayas. May naawa ho na barangay, yung hong barangay naawa, alam niyo ho ba? Doon ho sila pinatuloy, hanggang kasalukuyan. Tatrabahuhin ho namin to. Mas maganda mapanood nyo. May part 1, maaari may part 2, may part 3. Hindi ho kami titigil dito sa mga Chino na to. Titingnan natin ang kamandag o pader na sinasandalan ho nila. Nakahanda ho kaming banggain kahit sino pa man. Panoorin mga boss. Sir Bintulfo, lumapit po kami ng aking kasama sa iyo para humingi ng tulong. Ako po, penalized po ako yung March 19. Kasi gusto ng amo ko, kainin ko daw yung sunog na pagkain. Kung hindi ko daw kakainin, babarilin daw niya ako. Hindi ko naman kasi alam nga para palabasin ako doon sa bahay nila. Maya-maya, hinatid na yung mga gamit ko. Pagtingin ko sa wallet ko, wala na po yung 50k nga ipon ko para sa nanay ko yun. Ako naman po ay pinalayas dahil po ako ay nagnakaw daw. Sinaktan po ako ng amo kong babae, sinampal po niya ako, sinabunutan, tapos pinagsisipa po niya yung likuran ko sa katagiliran. Lahat po ng kagamitan ko, andun po sa kanila, pati cellphone ko, tsaka ang passport ko at original na mga documents ay nandoon sa kanila. Hindi na po nila binigay sa akin, ang pinakita na lang nila sa akin yung blatter na yung kaso po sa akin nila na qualified theft. Sana po matulungan ninyo kami, sir, dahil kami po ay ilang buwan na hirap po. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain namin. Wala po kaming trabaho. So ang gustong mangyari ni Erwin Chua, kainin mo yung sunog na luto ng cook ninyo at hindi mo kinain, nagalit siya. So ang ginawa sa'yo, pinalayas ka. Hindi kibinigay sa'yo yung sahod mo? Yun ba? Inda? Kinasahan ka ba ng baril? May nakita ka bang baril ng amo mong si Erwin Chua dahil hindi mo kinain ng pagkain? Or sinabi niya lang, babarilin ka pag hindi mo kinain? Sinabi lang niya, sir, pero alam ko may baril pa siya. Ito naman kasama mo ngayon si Lisa. Totoo bang pinakialaman mo yung Singaporean dollar at saka UK dollar ng amo mo, babae? Hindi po, sir. Nung time po na pinalayas niya ako, wala naman po akong dalang gamit noon. Ang sabi lang po sa akin, basta umalis ka na. Ang binigay lang po sa akin, yung wallet ko. Balikan ko raw po yung ibang gamit ko kinabukasan. At saka yung cellphone ko. Dahil sabi po doon sa cellphone ko, iho-hold muna nila dahil meron daw po ako doon mga katransact sa labas. Sabi ko, hindi naman po yung totoo. Ginagawa na lang ako ng storya ng amo kong babae. Dumaretso ako sa barangay hall. Mm-hmm. Doon po ako nagpalipas ng gabi dahil nga po wala akong dalang pera at wala akong kontak sa pamilya ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngayon nakuha ko ng buong reklamo ninyo. Kakausapin ko naman ngayon ng barangay na nandiyan na kumbagay tumutulong sa inyo. Okay? Babalikan namin kayo. Okay? Okay po. Oh, sige. Nandiyan sa inyo na humihingi ng tulong si Minda at si Lisa. I'm more interested kasi nakausap ko kanina. Ano bang estado nila ngayon?
andyan na tinutulungan ninyo, parang stalemate ang dating. Tinatago yung barangay yung mag-asawa. Unfortunately, nagmamalaki and they're insisting on what they are blaming the two maids for. Okay. Nag-name-drop pa sila, sir. Alright, okay. Ano bang next move ninyo bilang barangay pagdating sa parting to? I wanna know kasi iba naman kasi ang trabaho ko, ang gagawin ko, iba. Kung hindi kayo nag-succeed doon sa ginagawa ninyo, I have the other way of doing it. So tell me, what is it that you want me to do para daman itong mga tao na to'y magbayad na hindi na dapat magdedemandahan kasi may mali ako nakikita rito sa mga amo? Ano bang ginawa ng barangay? Kayo ba'y nakipagtulungan sa police para katukin, bisitahin? Silang police, sir, nagpunta doon sa bahay nung, yung mismong accused. Okay. Ibalik lang daw yung mga gamit. They're insisting na hindi babalik at nagmamalaki sila. Alright, sige. Ganito na lang. We will follow this and then we'll pick up the pieces. Sige, tatawagan namin yung Police Station 7 dito sa kasong ito, ha? Okay? Okay, sir. Thank you. Alright, ma'am, lumapit ho kami Sargento Vivian Umpad, dyan sa Station 7 kasi nakaabot po sa amin yung sumbong sa tulong din ng barangay doon sa dalawang katulong na pinalayas daw at inakusahan din ng among si Erwin at saka si Felice Chua sa New Manila na nakarating sa inyo. Ano hong status, ma'am? Pinapuntahan namin yun ng ilang beses yun. Okay. Ng police, tanod. Anong ginawa ng may-ari ho, yung amo? Pinapasok po kayo o hindi kayo pinapasok? Hindi po, basta-basta nagpapapasok. Kaya alright, sabi okay. Namin, ang ng lugar na yon, ang higpit, talagang doon lang sa labas talaga, hindi alright. Kami basta-basta pinapapasok. Alright. Siguro ma'am, at this point in time, kung tutuwirin ho natin, ano ho sa palagay niyo yung dapat gawin ho natin kung makikipag-coordinate ho kami sa BITAG with a general investigation at sa inyo ho ma'am, na para obligahin dahil may krimen kung may krimen or baka sila ho may problema or may problema ang katulong para magkaroon ho ng linaw dito sa proseso. Opo. Hindi ho ba natin pwedeng puntahan uli? Kung magbibigyan pa kami ng pagkakataon makapasok doon, gusto namin puntahan yun. Ayun. Tama yung barangay. Okay. Pati yung general invest kasi doon yung ayun. May concern about yung malaking halagang yes, ma'am. Ibinintang doon sa katulong na kawawa naman. Yes, ma'am. At yung pobre naman, gusto lang makuha yung gamit at ang kanilang sweldo. Oo nga po eh. Dapat, sir, kung sakaling babalik si yung kasambahay together with barangay at saka kapulisan, pwede yun kasi siya naman yung may concern sa para alam natin kung anong kukunin doon sa amo niya. Okay. Sige ma'am, kami po itutulong ma'am. Ano? Apo, mas maganda po sana. Okay, sige ma'am, ganito hong aming gagawin, Executive Apo. Master Sergeant Vivian Umpad. Tutulong po kami rito sa Pambansang Sumbungan, PTV4 at BITAG Live. Sama-sama na ho para magawa ho natin yung proseso kasi ang gusto lamang ng katulong ay makuha yung kanyang natitirang sweldo. Yes, yun lang naman actually. At saka yung gamit ho na mga nandoon pa rin na hindi pinapalabas. Yung cellphone niya, importante daw. Yes. So ma'am, gusto ho natin makita kung talagang totoo nagmamalaki sila, kami ho'y gusto naming ilantad kung sino yung kanilang pinagmamalaking yes. malaking tao or nini-name drop kasi sa panahon ho ngayon, bawal ho yan, lalo na ngayong ECQ. Para magamit ho natin na kung kinakailangan ho ng intervention ho ng DILG at yung sa Barangay Affairs at saka sa Department of Justice mapakita na pang-aabuso ho doon sa mga kasambahay ho natin. Opo. Sa inyo naman ho ma'am, ginawa ho ninyong papel no ninyo. Apo. Maraming salamat po, Sargento Vivian Umpad. Ipo. Itong aking rekomendasyon na magagawa natin. Una, sa tulong ng inyong barangay, sasamahan yung katulong papunta ng presinto sa General Assignment Unit kasama ang barangay. Pagdating sa barangay ngayon, sasamahan din pati doon sa Women's Desk para kayo sa barangay mag-initiate going to them with your assistance sa ilalim ng DILGN, sa Barangay Affairs, and of course ang PNP kasama rin dyan sa DILG rin, no? Pupunta ngayon doon para samahan yung mga police to do an on-site investigation, babalik sa bahay nitong mag-asawang si Erwin at saka si Felice Chua at ako'y makikiusap sa iyo
magdala ka na ng video or yung anumang bagay na ma-record mo, yung hakbang na ginawa ninyo, nadadalhin nyo yung complainant, kakatok sa bahay nila, tingnan natin kung papapasukin kasi pulis na tsaka barangay na kinakailangan makuha yung gamit, yung cellphone. Importanteng makita natin sa dokumento, sa video na binabaliwala kayo at nagmamayabang. Kasi ito, hindi tayo natatapos dito. Procedural itong gagawin natin. May protocol tayong susundin. Kapag napatunayan namin, talagang nagmamatigas kung anong inaasta, meron kaming susunod na hakbang at ang sunod na hakbang namin, iba na. Pwede mo bang magawa, kagawa Joey, itong ating gagawin na hakbang? Yes, sir, Ben. Let's just help na ng dalawa. Kahawa lang kami talaga. Nakikita ko naman ang awa ninyo dahil sa awa ninyo, kinupkup nyo pa sa barangay. At ako'y nagpapasalamat sa kagandahang loob ng inyong barangay na ayan, kayo na mismong tumayo alang-alang doon sa ating dalawang kasambahay na gusto lamang makuha yung sweldo at ang kanilang mga gamit sa loob ng pamamahay ng kanilang dating amo. Okay? Okay. Copy that, Ben. Thank you. Iba ang gagawin ng pambansang Sumbungan at ang Bitag sama-sama laban dito sa inarereklamong dayuhang amo na kas-asawa'y Pilipino. So gagawin natin ngayon yung prosesong tama, idodokumento at hindi nagtatapos dito, may part 2 tayo rito. Walang sino mang dayuhan ang mga abuso sa mga kababayan natin na nakatira dito'y pansamantala. At ginagamit yung sinasabing kapangyarihan kung sinong talpulano, Estas, Judas o Barabas sa Satanas na kanilang pinagmamalaki, nininame drop na may kilala mga congressman, senador, or sino mang malalaki sa DOJ at mga police, CIDG. Wala kaming pakialam kahit sino pa yan. Babanggain namin. Iba ang trabaho ng pambansang Sumbungan. Dito sa reklamong ito, tututukan ho natin to. Hindi natatapos. Part 1 pa lang ho to. Abangan nyo ho ang part 2. Salamat ho sa pagtutuhon ninyo sa aming programang Bitag Live in the Morning. Kami ho'y sinisiguro ho namin na ang pagbibigay ho namin ng mga issues, informasyon, wala ho tayong fake news dito. Bagamat sa atin ho rito'y analysis, we make sure na galing ho sa balita, kaya hindi nyo ho kami pwedeng sabihan ng fake news. Marami ho kang sinasabi, ano na naman yung mga peke-peke mga sinasabi ni Ben Tulfo. Pag kami ho nagsalita, back up ho ng mga research yan. Hindi ho namin ginagawa kasi galing sa balita ho yan. Oh, by the way, pwede nyo hong bisitahin yung bitagmedia.com. Aming news site ho yan na mapapanood nyo ho. Mga segments ho namin. Ganun din ho, mga news feeds ho namin. And also, pati ho aming news at 1. Hatid ho yan si Benji Alejandro. Every 1 o'clock in the afternoon, sanayin nyo ho yan. Iba ho yung diskarte ng news ho namin, mga boss. By the way, talking about public service, linawin ho natin, ano? Kami ho'y sarado yung aming action center. Pero, pwede hong magpadala ng mga sumbong sa pamamagitan ho ng online, sa aming Facebook page. At meron ho kaming taga-suyod ho ng mga sumbong. At isa-isa ho namin tatawagan yan. Tatrabahuin ho namin kung paano ho namin sulbahin yung problema. Bagamat marami ho mga, ito ho'y medyo kung tawagin natin ay challenges, hamon, na hindi ganun kadali. Kasi iba pa rin yung once upon a time, siguro pag may bakunang lumabas na, pwede na ho kaming lumabas, komprontahin ho yung mga, kung hindi man komprontahin, face to face, napupuntahan ho namin yung mga tanggapan o individual na mapanglamang mapang-abuso. Tulad nitong ipinamalabas ho namin sa inyo, may part 2 ho yan, hindi ho sila natinag ha. Dumating ho yung mga police at barangay. Ginawa ho ng women's desk at ginawa din ho ng general investigation na Camp Panopio sa may Quezon City. Hindi ho natinag yung mga Chinese ha, na chinong amo. Sila ho'y nakatira dyan sa Rockwell Condominium dito ho sa may malapit na ho sila sa may ano sa part ng New Manila at may mga kaya ho dyan. Ang naging problema ho, itong mga buisit na homeowners nila, abay, masyadong mahigpit kung titingnan mo, covered pa rin ho kayo ng batas.
Kaya sa amin ho kasi, hindi namin sasabihin, papalabas ho namin, tutukan nyo na lang ho. Ngayon, doon ho sa amin mga ginagawa, inuulit ho namin. Kami ho ay sa Bitag, again, hindi ho bukas ang aming public service or action center ho namin, bagkos pwede ho kayong magpadala ng inyong mga sumbong. At yan hong sumbong na yan, kinakalap ho namin kahit na nga ho yung quarantine, nakakapag-public service pa rin ho kami. Kaya sinisiguro lang ho namin na dapat malaman ninyo, hindi ho kami natutulog. Tuloy pa rin ho servisyo. Ngayon, para dun ho sa ibang nanunood ho ng aming YouTube TV, Bitag Official, tinatanong, bakit hindi ka nakamask? Kung tutusin, mga bagong episode ho yun, pero before COVID-19 pa yon, hindi pa namin napapalabas. So, ang dami ho naming episode na hindi pa rin napapalabas, na kung titingnan nyo, parang bago. Ay, bago ho sila kasi hindi pa ho napapalabas. Na-produce na ho namin sila, yung mga action sa action center ho namin. At yung iba naman sinasabi, ay magmask ka, Mr. Ben Tulfo. Talaga naman dapat, nakamask ho tayo most of the time. Kaya lang yung napanood ho ninyo before COVID-19. Yung iba doon, January and February. At early ng March, wala pa hong COVID-19 that time. So ngayon, salamat naman ang pagpunan ninyo doon sa aming mga palabas na episode. If you haven't subscribed ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, go ahead, subscribe and get notified. Every day ho, ang sinisikap ho namin are 6 uploads na naka-oras ho yan. Naman notify ho kayo na yun hong mga pinapalabas ho namin. Iba naman, classic, na hindi pa rin ho napalabas noon. Yung iba naman, pinapalabas ho namin kasi may update. At yung iba naman, nagagalit. Alam nyo ho, huwag ho kayo magalit sa amin na parang sinisikap na nga ho namin para mabigyan ho kayo ng mga mapanood. Para bang kasalanan namin sinasabi, napanood ko na yan eh, ba't nyo inuulit? Chief boss, sorry ha. Kasi kung ganun ang gusto ninyo, iba pa rin ho yung ibang hindi... Lumalaki hong subscribers ho natin. Lumalaki ho. Kung napanood nyo lang, di okay lang. Paano naman yung hindi napanood? Hindi pa nakapanood. Kaya wag ho kayo magagalit sa... Oh! Nag-replay na naman kayo. Hindi po replay, re-upload. Yung iba naman, clean copy. Ang tawag ho namin doon, re-edited copy. So ngayon, iba doon, marami pa rin ho kayo mapapanood. In fact, marami ho kaming... Eto, mga tinatrabaho ngayon, public service namin ho, ano? Inuulit lang ho namin. Sa mga gusto hong lumapit sa... Huwag na ho kayong pumunta sa tanggapan namin. Message us. Pero i-private nyo lang ho. Huwag nyo i-post publicly. Huwag kayong mag-iwan ng mga phone numbers. Baka kasi sabi nga ho ng ating mga cybercrime authorities, marami raw ho ngayon mga manluloko sa cyber, dito ho sa cyberspace. Tataas na ho yung sinasabing cybercrime, panluloko sa kapwa. Ay marami ho, marami hong naluloko pa rin, lalo-lalo na ngayon itong sinasabi natin na yung digital economy, digital society, digital using digital technology, marami hong mabibiktima dyan kapag hindi ho kayo listo. Alright? Lalo-lalo na ngayon, karamihan, nasa bahay lang. So mag-iingat po tayo. Oy, si Totoy at saka si Nene, bantayan ho natin. Baka kung ano-anong pinagagawa dyan sa nag-o-order ng mga kung ano-anong ino-order, inuulit natin si Totoy. 15 years old lang. Nakakataka, nakakapagtataka. Ako'y sinasabi ko eh, 15 years old, 14 years old, abay nakakapag-order ng condom sa internet. Yung iba naman, yosit, alak, dinadala. Alam nila kung paano itsyempo pag wala mga magulang. Kaya kung kayo ho'y may mga magulang, bantayan ho natin yung ating mga anak, lalo-lalo na kapag medyo may time ho sila. If there's a way for you to check kung ano yung mga pinupuntahan ho nila para makita na ho natin. So dahil marami hong oras ngayon ang mga kabataan ho natin sa loob ng bahay, baka naliligaw kung saan sana pupunta at medyo yun ang delikado. And dami ho nag-iingay ngayon sa social media. Yung iba talagang walang magawa. Gusto lang mapansin. Gusto maging relevant. Trying to be relevant. Anong ibig sabihin ng trying to be relevant? Ipinagduduldulan ang sarili nila kahit medyo ang dating baguhin mo na kasi. You have to, kumbaga, transform. Kung ikay artista at medyo nakikita mo, unti-unti ka nang lumalaos, baguhin mo. Doon sa panahon, kung ikay dati sikat at nga ngayon, ang mga role mo, manang na dahil lumawak ka na, syempre nanang na ang dating mo. Okay? So ngayon,
Yung ikaw naman dati, may mukha-mukha ka pa, maganda ka. Siyempre, as time goes by, the law of gravity, medyo babago na ang itsura mo, hindi na kasing ganda nung araw, kaya okidokidok, kaya ang ingay-ingay mo. Kung ano naman ang sinasabi nyo, hindi ba? Tatandaan nyo ba yun? Hindi ba? Sabi nga ng isang artista, sayang, nung araw ng okidokidok ka, ang galing mo pa, ang ganda-ganda mo ngayon, ba na ang ugali mo? Sino may sabi nun? Ewan ko. Sabi ni Mang Igme, sino kaya yon? You know who I'm talking to? Yung iba kasi, mapag-usapan lang. Sa social media, pag hindi Twitter, Instagram, kung ano-anong pinagagawa, basta't may masabi lang. Dahil sa panahon ngayon, naintindihan natin mga bossing, ano? We try to stay relevant para magkaroon tayo ng saysay, para mapag-usapan, para huwag tayo makalimutan. Tama, pero pag-isipan muna natin ng maayos kasi baka kumisa nadadala tayo, sinasarapan tayo, mali-mali ng mga sinasabi natin. Nang huhusga na tayo, iba-iba ng sinasabi natin, pinagduduldulan natin yung ating pamantayan. Para bang ang dating ay yung isang kapwa mo na medyo meron lang ipinost, ikaw naman, pag nag-post ka, huhusgahan mo agad na ganito dapat ginawa mo. Nakaka-relate ho ba kayo, mga bossing? Ingat lang sa social media, ha? Kasi marami ko, kung minsan social media, dyan nasisira ang pagkakaibigan, nagkakatampuhan, ay nagbabanatan. Kanya-kanya ho yan, eh. Yan ho talaga. Lalo na ngayon, eh, tayo karamihan sa atin, sa bahay lang. Kaya anong libangan? Eh, ano pa? Alam nyo na. Alas 9 ho, ano? Lalo hong aras. We'll see you tomorrow. Adios.